hindi po yung contact point ang may problema, yung pong baterya. Anong alam mo rito? Hindi ka naman mekaniko. Wala nang problema, naayos ko na. Andan na yan. Isa na lang, under na ito. Oh, sige tay, start niyo na. Pinagpawisan ka pa ng malapot. Sige na nga, magaling ka na. Talagang may depressor rin yung contact point. Inayos ko lang. Sige, sumakay ka na. Gulo-gulo mo. Tarantado ka! Bulag ka ba? Muntik mo na kaming mabangga! Brad, huwag kang galit. Wala ka na nga sa lugar eh. Anong wala sa lugar? Tarantado ka talaga. Hindi mo ba ako kilala? Hindi. Ah, hindi ah. Oh. Tay! Sige, love. Turuan mo na leksyon yan. Ang yabang-yabang magmaneho. Akala mo siya may-ari ng kalsada? Police! Police! Tulungan niyo kami! Sige, tumawag ka ng police hanggang gusto mo! Tumawag sila lang panot! It is in this region where our potential for future growth is the strongest. This industrial zone will rise to a city within a city. Complete with condominiums, assembly plants, shopping malls, a golf course, all the modern amenities that modern technology can give. This will be the largest base, not only in Mindanao, but in all of Southeast Asia. Now, with the confidence of our foreign investors and partners, stability and expansion should be achieved even before the year 2000. Excuse me, sir. Yes? Si Jake, importante raw. Excuse me, gentlemen. Ano problema? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Alam mo ba kung anong ginawa sa akin, Grandpa? He was blocking my way. Bumaba ako para sana tulungan siya. Pero siya pa nagalit. At bigla na lang niya akong tinutukan ng barel. Pati si Michelle, pinababa niya. At inalukat niya ang kotse, kaya nakita niya ang barel ko sa compartment. At alam mo kung anong ginawa? Itinutok niya ito sa ulo ko. Grandpa, nakakak ang barel at itinutok sa akin. At ang sabi niya, wala raw siyang pakialam kahit na sino ako o anak pa ako ng presidente. That son of a bitch. Napahiya ako, Grandpa. At ang dami pang nakakita. Hindi natin palalampasin ito. Attorney, tawagin si compadre. Remember this, Jake. Sa mundo natin, iba ang kalakaran. Kapag mayroong taong nagpahiya sa atin, kailangan natin siyang patayin at kailangan malaman ng lahat na tayo ang nagpapatay. Dahil kung hindi, hindi na dadaloy ang salapi sa atin. I don't sell condominiums or cars, Jake. Power. Power is what I sell. Sir. Hello, Padre. May problema ako eh. Opo ka sa rento. Pina-report kita ngayon dito upang ibigay ang iyong bagong mission order.
You have to vacate your post immediately. Prepare for transfer to the south. Sir, biglaan yata ito. Meron bang emergency, sir? Tatapatin kita sa rendo. May matinding pressure mula sa taas. Para ipadala ka sa Mindanao. Nakaanda na ang transfer at travel papers mo. At alis ka sa lalong madaling panahon. Sir, may kinalaman ba ito doon sa nangyari kang makalawa? Yun ang nga, Daniel. Sir, paano nangyari yun? Ako na ngayon tinutukan. Isa pa, sir, kasama ko ng aking anak. Hindi natin alam kung ano maaari mangyari. Kaya ginawa akong dapat kong gawin. Mabigat ang nakatapat mo. Maraming kaibigang nasa posisyon. Mag-isa polisya. At siya ati sa army. Sir, paano ang pamilya ko? Nag-aaral pa ng aking anak. Maaari mo siya isama. May eskwalaan doon sa lilipatan niyo. Matalino ang anak mo, Daniel. Madali siyang makakaangkop. Nampauna na ako ng komunikasyon sa bagamong detachment na kalalagyan mo. Sa ngayon, Daniel, yun lamang magagawa ko. Ako man, sumusunod lang sa mga binababang utos. Yes, sir. Alam mo, Daniel, kapag ako'y naging general, hindi obra sa akin ang mga ganyan sistema. Salamat. Daniel, totoo ba talaga itong nangyayari sa atin? Ha? Bakit, Pinay? Ang hirap talaga yung isang sundalo eh. Kung saan-saan i-assign, hindi ka naman makatanggi. Kagaya niyan, basta na lang itinapon ka sa Mindanao. Pati kami ng anak mo na damay eh. Pinay, wala tayong magagawa. Tulad ng sinabi mo, sundalo ako. Yun na nga eh, may nagagawa ba kami? Kaya ayan, bumuntot sa'yo. Ang ibig sabihin niyan, kung itapon ka doon sa Timbukto, ayan, dadamay kami, sasama din kami sa'yo. Ay, maganda pa sa Sambuanga? Balita eh, maganda. Kaya lang di pa ako nakakarating doon. Isa pa yung Sambuanga? Sinong susundo sa atin doon? May susundo sa atin doon, Tinay. Si Private Lontok. Nako, Daniel. Alam mo, Daniel, kung akong masusunod, gusto ko pa rin ang Maynila. Gusto ko sa Maynila. Kagaya ng anak mo. Bago-eskwilaan na naman papasukan yan. Doon sa eskwela, makikisama na naman yung anak mo. Bagong pakisama. Nanay, Tinay, okay lang po yun. Madali lang pong makibagay. At Teresa, doon muna ako sa labas. Mainit dito eh. Oy, kung nainitan ka, hubarin mo yung jacket mo. Di gininaw ako sa labas. Umiiwas ka lang sa usapan, Daniel. Halata ba, Teresa? Halata, itay. Sa labas muna ako. Diga! Lili! 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 Ano ba yan? Huwag kang makialam dito, baka madami ka! Ikaw ang huwag makialam. Sir, nagtidilihesya lang ho kami. Sinaktan ka ba, Brad? Ang lakas ng loob ninyo. Hindi na uso sa barko yan. Boss, gipit lang po kami. Gipit, ha? Opo. Kayong dalawa.
impyerno ang napuntahan natin. Oh, Sarge. Oh, Sarge. Sarge. Sino ba ang dating okay sa inyo rito? Mula ngayon, ayoko nang... Sarge! Baka gusto nyo makita, titira nyo muna. Manang Edgar, sa susunod, magpatingin tayo sa doktor. Akala ko ba meron na dito ang health center? Meron nga. Kaya lang, ang doktor ay minsan lamang sa loob ng isang buwan kung dumating. Yan ang magiging bahay nyo, Sarge. Bandang kaliwa. Sino yung kasama ni Luntok na yon? Yan ba yung bagong CO? Yan nga siguro. Sabi nila, galing pa raw ng Maynila yan eh. Naku, pihadong kawatan din yun katulad ng naunang tinyente. Ayan ka na naman. Huwag kang huhusga sa taong hindi mo kilala. Asensya ka na, Sarento. Biglaan kasi pagdating nyo, kaya minandali namin ang pag-ayos. Salamat, Luntok. Daniel, dito ba talaga tayo titira? Baka naman mangyari sa amin yung nangyari doon sa dinaanan natin. Bukas makalawa kung kailan wala ka. Kami naman ang mapatay ng anak mo. Tinay, dito ako na destino. At napag-usapan na natin yan. Tay, magtatagal ba tayo rito? Hindi naman siguro. Gagawa ako ng paraan para makalipat kagad tayo. Sarge, halika sa loob. Salamat po sa dalaw ninyo, Father. Mana, huwag na kayo masyado magpagod para hindi kayo mabinat. Oo. Magpagaling kayo para makadalaw kayo sa center. Tayo na't baka tayo gabihin. Kumusta naman ang dating ng kuryente dito? Kung minsan mayroon. Kung minsan wala. Gaano naman kaya kadalas ang minsan din? Minsan? Kaya nga si tinyente, madalas sa bayan tumutuloy. Huwag mong sabihin na minsan din ang dating ng tubig. Ah, hindi. Ah. May poso sa likod. Poso? Masisira ang tiyan ko. Daniel, baka magkasakit yung anak mo. Ang layo ng bayan, Daniel. Ayaw ko na dito. Nasaan ba yung mga gulay? Teresa, alika. Tulungan mo ko magluto dito. Tontok, sino yung mga tao na kasagupa natin? Hindi ko alam, Sarento. Sa dami ng gulong nangyayari sa lugar na ito, nalilito na rin ako. Hoy, Sarge! Dito ka! Hoy! May isa sila! Huh? Ikaw na rin ang isang babae, ha? Yes, sir. Sarento, inod tayo! Hoy! Pinakamasarap na pulutan! Dali mo dito! Bilisan mo, ha? Bilisan namin to. Pari, bang sa detachment tayo mag-usap? Sarge, dito na lang tayo mag-usap. Huwag na to, nakakasawa na eh. Saan naman, Sarhento? Ang sarap uminom eh. Wala tayong makakausap na. Babae doon. Tsaka, Sarhento, kala ko naman kaya kayo nagpunta rito para saluhan kami. Wala ba kayong pagmumukha niyan? Umiinom kayo rito? Naka-uniforme kayo?
Para kayong mga aso nagkakalap. Huwag mo may tulad sa aso! Hindi ba ganyan naasal niyo rito? Masakit kang magsalita! Hinihiya mo kami rito! Dapat kayong maya. May mga sibilyan dito ah. Teka, teka! Kala mo kung sino ka magsasalita eh. Tandaan mo, bago ka lang dito. At huwag mong alisin sa isipan mo na pare-pareho lang tayong mga patapon dito. Baka kayo lang ang tinapon dito. Eh, yabang pala ito eh! Bakal ko ito eh! Sarento, naunahan mo ako eh. Pero baka matapang ka lang. Dahil nakatutok sa akin yung baril mo, baka naman gusto mo sa ibang bagay tayo magkasubukan. Paano, Sarento? Aatras ka ba sa hamon? Mano-mano lang, Sarge. Talagang mano-mano lang. Hello, Sarge. Tsaka dinikdik na luya. Hindi ba para sa pila yan? Hindi po. Para po talaga to sa pasa. Teka, teka. Bakit, Tay? Baka lalo mamagayan, ha? Tay naman, hindi mamamagayan. Lalo pa yan gagaling. Basta ko nag-alaga. Sigurado ka? Oo. O, sige. Teka, teka, teka. Masyado mo naman dinidin. Dahan-dahan. May din ang todo. O, yan. Oh, inumin mo. Parang mainitan yung sikmura mo. Sa labat yan. Luya na naman. Hmm? Alam mo, Tay, hindi talaga ako naniniwalang basta-basta ka na lang nagkaganyan. Oh, bakit naman? Kasi alam ko, Tay, na hindi ka naman basta-bastang napupuruhan. Palagay ko, tinraidor ka. Kasi alam mo, Tay, naniniwala ako na kahit ilan man sila, kahit sampu-sampu man sila, kayang-kaya mo sila. Ni kayang-kaya nila, Utin Raidor, ang pinakamagandang lunas niyan ay umuwi na tayo. Bumalik na tayo sa Maynila, Daniel! Sanday lang, Londo. Atas mo. Yung pamasana ka mo. Ano mo sa inyo, Sarge? Meron ba kayong lag bolt? Yung para sa 10-wheeler? Meron, no. Sandali lang. Eto ho, Sarge. Magkano ito? Sandaan lang, Sarge. Sandali, kukuha lang ako resibo. Ay, hindi na, hindi na. Bakit to? Sira ko ba ang truck nyo? Hindi. May sisirain lang ako. Ayun, oh. Si Sarento.
Walang kadala-dala. Tara, tara. Hindi pa tayo tapos kagabi. Sarge, hindi ka ba naawa sarili mo? Naghahanap ka na naman ng sakit ng katawan? Sim, umpisa mo na. De, kau na. De, ako na. Kunin ninyo ang inyong sidearms. Kunin ninyo. Marami na ako nabalitaan tungkol sa inyo. Magagaling kayong sundalo. Naasa sa maraming labanan. Pero kung kayo hindi susunod sa akin, bilang CEO ninyo, huwag na natin patagalin. Tapusin na natin dito. Sim, di ba walang traitor sa atin? Dinadampot ko lang. Yung mga sundalong yan talaga, sa halip na sila umareglo ng gulo, sa kanila pa nag-uubisa ang away. Kaya ang nangyayari, nawawalan tuloy ng respeto mga tao sa kanila. Pero alam ninyo, iba'y nangyari kanina. Yung mismong bagong CEO nila, yung sarhento, yun ang bumugbog sa kanila. Oo nga, isa-isa niyang ginulpian tauhan niya. Naku, edi mas masahol pala ang sarhentong yun kaysa kay Tiniente. Hindi, para maibalik lang ang disiplina sa mga tauhan niya. Magkatapos na raw sila kung hindi sila susunod sa pamumuno niya. Naking nervous ko nga, akala ko magkakabari lang kanina. Eh, ano yung nabalitaan kung sinugod daw sila ng sarhento sa club? Para ituwid lang ang mga kalokohan at pagsisiga-siga ng mga tauhan niya. Alam nyo, sa tingin ko, ibang-iba yung sarhentong yun. Mukhang mabait at may disiplina sa katawan. Eh, pagdating kaya sa pera, matino yan. Sana naman para manumbalik ang pagtitiwala ng mamamayan sa kanila at pati na rin sa lahat ng magiging pinuno ng ating bayan. Alam ninyo, maganda itong pagkakakilala natin. May konting pagsubok. May konting pag-aalsa at may halong pagkapot. Maganda dahil naiiba. Alam kong mahirap ang kalagayan nyo rito. Malayo kayo sa inyong mga pamilya. At laging nasa panganib ang inyong mga buhay. Pero, huwag nyo sanang kalilimutan
mga sundalo kayo. Sarge, naglilibang lang yung mga bata eh. Maglibang, oo. Pero kung wala na kayo natitira pang respeto sa inyong mga sarili, at magwala kayo, sana, ubarin ninyo ang mga uniforme ninyo. Kakaintindihan ba tayo? Yes, sir! Carlos! Ning! Ano? Bakit hindi nyo kami siniput kagabi? Pinagantayin nyo kami, ah! Muntik tuloy kami masabit! May nangyari. Bakit? Ano nangyari? Si Sarge. Oh, Sarge! Teka, para ka kung sino makapasok, ah. Para kang pumapasok sa sarili mong pamamahay, ah. Ning! Hindi pala ako kilala nito, eh. Ah, talagang hindi kita kilala. Bakit sino ka ba? Bataan ako ni Martin Cayari. At yung dating CEO dito, si Teniente. Kaibigan namin. Iba si Teniente, Sarento lang ako. Yun nga eh. Sarento ka lang. Dapat, mas malaki saan sa'yo ni Martin. Ngayon, kung sino man yung Martin na sinasabi mo, para tingin mo ito sa kanya. Boss, at kayo ka lang. O, napaano mukha mo? Sir Abdul, nasaan? Bago na CEO sa detachment. Sobrang higpit. Parang takot nga sina Rasul eh. Nung magpakilala akong tauhan mo, lalong nagalit. Binanatan ako. Siguro gusto magpakilala nun. Yan ang hirap sa inyo, hindi na kayo nasanay. Eh. Ganyan lang talaga ang bago CEO. Sa simula, gusto magpasiklab niyan. Pero sa bandang huli, pera lang ang katapat niyan. Sarhento? Magandang araw sa inyo. Sarhento, kayo ba yung bagong nakadistino sa detachment? Nabalitaan ko itong livelihood center ninyo. Ah, tuloy ka. Hindi na, salamat. Ah, kasama ko mga ilan sa mga tauhan ko. Magandang araw sa inyo. Magandang araw naman. Pumunta kami rito, baka may maitulong kami sa inyo. Tamang-tama. Naghahanap kami ng tagabilad ng Dilis. Karen, Weng, Gigi, turuan nyo na rin sila kung anong gagawin. O, sige. Sarhento, eto na po yung mga ibibilad. Oh, ako na. Sige po, Sarge. Ako nga pala si Daniel Torres. Rina Gayson. Alam mo, isang taon lang mula ngayon ay hindi mo na makikita ang lugar na to. Sa loob lamang na 6 na buwan, ay magsusulputan na ang mga paggawaan. Mula sa Bandaron, hanggang doon sa may dulo ng Burol. Sa gawin namang yon, ay itatayo ang isang shopping center, 5-star hotel, at community center. Siyempre, magkakaroon na rin ito ng sariling power plant. Ano naman ang mangyayari sa mga taong dating namumuhay dito? Kaya kami naririto. Para tulungan silang maging bahagi ng mga pagbabagong mangyayari dito. At para magkaroon ng higit na kaginhawahan ang mga buhay nila. Maliban na lang kung ipaglalaban nila ang mga lupaing pag-aari nila na inaangkin ng iba. Hindi dapat mangyari yon. Nung magsundalo, ang alam ko magiging tungkulin ko ay ang pagtanggol ng bayan mula sa kanyang mga kaaway. Ngayon, hindi ko na matiyak kung sino ang aming mga kaaway. Ikaw. Ang kilala ko ay ang aking mga kababayan. Sila ang mga tao sa islang ito na gawa ng labis na kahirapan at kamangmangan. Ay walang kakayahan na alagaan ang sarili nilang kapakanan. Sila rin ang mga taong handang tumulong upang makamit ang kakayahang yon.
Kristiyano man o Muslim. Gagawin ko ang aking makakaya para mabigyan sila ng buhay na mapayapa. Ngunit kung totoong sila'y inagawa ng karapatan, makuha pa kaya nilang igalang kanilang sarili kung sila'y magsasawalang kibo. Daniel, sa bagay na yan, wala na silang magagawa. Mawawala na lamang ang kakaunting natitira sa kanila kung sila'y lalaban. Baka alam na nila yan. Baka alam din nila na ang pagkikipaglaban ay isang uri ng pagkikipagtawaran. Come on, come on, faster! Hey, faster, faster! Kilala. Aba, pirmado na ito ni Tiniente, ah. Wala na si Tiniente. Ako ngayon ang kaharap ninyo. Sige, dalhin to. Pare, si Boss. Nasaan? Nasaan yung mga foreigners? Nagdisgrasya, boss. Natiktikan kami ni Sargento Torres at nahuhuli yung mga kasama natin. Pati yung mga foreigners. Palagay ko, dinala na sa detachment eh. Lamukal kayo, mga daga! Mga bullshit! Hindi nyo malam kung anong klase pangyayari yan, ha? Nakahanda na lahat ng mga papeles. Kung nalusot natin ang Pilipinas sa mga yan, milyon ang bawat isa. Naintindihan nyo? Boss, ano ba? Talagang matigas yung Sargento Torres na yan eh. Isipin mo. Yung mga sundalong dating hawak natin, ngayon ay kontrolado na niya. Dapat ito siguro eh. Kausapin mo na siya. Maraming salamat po sa inyo. Wala akong anuman. Narinig mo na sinabi ng principal. Hintayin mo si Rito at pakikilala ka niya sa magiging teacher mo. Aalis na po ba kayo? Oo. E di hindi nyo na po makikilala tayo yung bagong teacher ko. Saka na. Kailangan ko mag-report sa detachment. Magpakabuti ka, ha? Huwag mong kukulitin ang teacher mo. Opo, Tay. At huwag kang malikot. Dadaan na kita mamaya. Sige po. Kayo na bahala sa trainer natin, ha? Hindi kami bahala. Dito ko ba mag-aaral? Opo. Mag-enroll ka na ba? Opo. Bakit po? Kayo po ba magiging teacher ko? Hindi. Inaayos ko lang yung seminar workshop namin. Ako nga pala si Rina. Anong pangalan mo? Teresa po. Akala ko po kayo magiging teacher ko. Hindi. Kaalis pa nga lang po ng tatay ko. Nakita ko nga kanina eh. Kilala niyo po siya? Oo. Dumalaw siya minsan sa center. Yung nanay mo, hindi nyo kasama? Matagal na pong wala si nanay. Maliit pa po ako nung magkasakit siya. Sino yung babaeng kasama nyo? Ayun po, si nanay tinay ko po yun. Kapatid po siya ng nanay ko. May assignment ka na? Wala po, itay. May pinababasa lang po sa akin ng teacher ko para makahabol ako sa klase. Mag-aaral ka mabuti. Opo. Itay, kilala niyo po ba si Aling Rina? Bakit?
Kasi po, Tay, kanina nakausap ko siya. Alam niyo po, Tay, marami siyang tinanong tungkol sa inyo. Tungkol sa akin? Opo. Ay, ano naman ang sinabi mo? Siyempre, marami po. At sinabi niya sa akin na yung lolo pala niya, datu. Tapos po, yung nanay niya, prinsesa. De, si Rina, maaaring prinsesa rin. Yun nga pong tinanong ko, pero sabi niya po, hindi raw. Kasi po, yung nanay niya, nag-asawa ng taga-Maynila. Hmm. Tapos ngayon, siya pala, nag-aral sa Amerika. Tapos yung nanay at tatay niya, doon na nirahan. Tingnan mo yung anak mo. Isang araw pa lang sa eskwela. Ayan, ang dami na niyang alam. Eh kasi po, Itay, kanina ang tagal nung principal. Tapos sabi po niya sa akin, pag wala daw po akong pasok, samahan ko daw siya sa center. Samahan niyo po ako, ha? Sinabi niya yun? Opo. Baka mangulit ka lang dun, ha? Hindi naman po, Tay. Ah, Itay, di ba maganda si Aling Rina? Maganda na rin. Pwede na rin. Ano pwede na, Daniel? Aba, nakita ko yata sa palengke. Ang ganda-ganda. Mabay pa, no? Alam mo, Tay, palagay ko, okay na rin na may makilala kang ibang babae. Alam mo, mahal ko si nanay, pero palagay ko dapat lumikaya ka. Teresa, sa ngayon, sa mga oras ngayon, wala akong panahon sa mga bagay na yan. Marami akong gawain sa detachment. Hoy, tigilan mo ako, ha? Anong walang oras? Daniel, magpipitong taon na na... Mari ba, Tinay? Baka niluluto mo, sunog na. Hmm? Si tatay, pasimple pa. Anong pasimple? Talaga naman eh. Naawa ka na sa nanay, Tinay mo, ha? Sige na, Tay. Aminin mo na. Hindi ko sasabihin kay Nanay Tinay. Ating dalawa lang. Halika. Tareto! Matagal na kitang gustong makakausap eh. Kung nga pala si Martin Kayare, pwede ba tayo mag-usap? Sandali. Doon lang. Ayun na. Opo ka, Sarento. Papasyalan sana kita nung isang araw. Kaya lang, nakiramay ako sa pamilya ng mga taong kong napatay kailan lamang. Nakalulungkot ang pangyari. Ano bang kailangan niyo sa akin? Hindi ba dapat ako magtanong sa inyo? Alam mo, Sarento, yung nauna sa iyo, si Tiniente Aklan, matali kong kaibigan. Nabanggit nga sa akin yan ang isa sa mga tauhan mo. Pero hindi ako pinalad para makilala si Tiniente Aklan. Siguro naman nabalitaan mo na. O narinig-rinig ang pangalan ko sa mga tao niyan. Baguhan lang ako rito. Pero marami na akong narinig tungkol sa iyo. Lahat masama. Alam mo, Sarento, may ilan din akong mga negosyo. Kumari, paminsan-minsan, pahiramin mo naman ako ilang tauhan mo bilang proteksyon sa akin. Marunong naman akong tumanaw ng utang na low eh. Lalo-lalo na sa taong katulad mo. Mabuti naman, marami kang negosyo. Sarento, oo, hindi. Ano sa palagay mo? Dito mismo, pwede na kitang papatay. Posible. Dahil anim kayo, pipito lang ang bala ko. Pero siyempre, may mauna. Maupo ka! Ikaw ang huling aalis.
Nandiyan na si Halim. Isa sa kasama natin na nabili. Itinuro ang aking kapatid bilang kasapi ng kilusan. Si Mayor mismo ang pumatay sa kanya. Vacation in my town. Oh, splendid. Fine. If you want any souvenirs or you want something, you feel free to buy. Yes, okay. Thank you. Okay. Mayor, kumusta na ube? Mabuti. 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 Ita ba nga for storing water? Really? Oh. Hi. Hi. Hello. Is everything okay? Yeah. We're having a great time, sir. You have a fantastic place. I haven't seen any place quite like it. Oh, thank you. If anyone gives you trouble around here, you tell me. Sure, thank that's you, kind of you. Thank you very much. How much is it? Oh, you like this one, sir? Yes, please. How much for this? Ziponi, sir. I like this one. Sarge, nakikilala kita sandali kay Mayor. Magandang hapon sa'yo, Mayor. Si Sargento Torres. Ikaw pala ang bagong CEO dito. Kumusta kayo, Mayor? Mabuti't nadalaw ka sa aming kapistahan. Kung may kailangan ka, umasyal ka lang sa bahay ko. Hindi ka mapapahiya. Alam nila yon. Sige, Mayor. Sige. Matagal na bang Mayor yan? Sirs, pang ilang upo na rin yan. Mayaman yan, kaya hindi matalo. Yung pananalita niya, sir, parang may gustong... Mag-iikot-ikot sana kami, mamimili ng... Alam mo na, para sa mga kulasisi. Asawa! Oh, basta dito tayo magkita mamaya. Ha? Oh, sige.
Sarhento, saan? I'm sending you on a mission to get Halim. Tinente, wala ba tayong detachment sa lugar na ito? Wala na rito ang stronghold ni Halim. Ayos sa ating asset. Patras ang pangkadya dito sa may likod Tabawan, sa may Hilaga. Approximately 30 kilometers away from Talulu.
Accordingly, patungo sila dito sa Ratabur, one of the stronghold areas nila. Kinakabahan din ako tuwing nasa misyon si Daniel. Eh, pero sa katagalan, naiinasanay din kami. Oh, akala ko ba may assignment ka? Bakit hindi ka pa nag-aral? Naaalala ko lang po si Tatay. Nako, mamaya-maya lang, nandito na yon. Sige ka, pagdating yon, magtatanong kung nakapag-aral ka na. Aka na, tulungan kita sa assignments mo. Hindi mo siguro alam kung anong nangyari sa'yo. Maswerte ka. Hindi ka napuruhan. Mga tauhan ko, anong nangyari sa kanila? Magkape muna tayo. Ilang tauhan mo ang napatay sa sagupaan. Ang ibang marahil ay nakabalik sa inyong kampo.
sa maniwala ka at sa hindi, Sargento, hindi kami at tumambang sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang maging masyadong mapagtiwala, Sargento. Matanong kita, Sargento. Malalim ang pagkakapasok ninyo sa bundok na ito. Kami ba ang hinahanap ninyo? Kung ikaw si Halim, oo. Dahil ba sa nangyari sa pulong bato? Bakit? Kasalanan bang patayin ang abusadong mayor na yon, ha? Kasi nga ba na nakabay niya ang listahan ng atraso niya sa taong bayan? Pagnanakaw, pangangamkam, pagpatay! Alam mo, Halim, may mga taong nananatiling buhay. Dahil labag sa batas ang patayin sila. At maging ang kriminal, ay may karapatan sa isang paglilitis. Aling batas ang tinutukoy mo, ha, Sargento? Ang mga batas na dapat ay mga laga sa karapatan naming mahihirap. Ngunit sa halip ay kinakasangkapan upang lalo kami mapagsamantalahan? Maring dahil si Galit. Anong sinasabi mo, Sargento? Naisip ko lang. Hindi ba galit ang pumapatay sa liwanag ng ating pag-iisip? Nagpapaliwanag lang ako, Sargento. Inaamin ko na sa ating mga batas ay maraming pagkukulang. Ngunit hindi ba, Halim, hindi ang anyo, kundi ang diwa ng batas ang bumubuhay sa ustisya. Ginagawa lang namin ang nararapat upang manatiling buhay ang mga taong walang kalaban-laban. Halim, hindi lahat ng taong nakikipaglaban ay pawang magigiting at dapat hangaan. Dapat munang pag-aralan bago palakpakan kung tama o mali ang paninindigan. Ano kung gano'n ang punot dulo ng pagtatalong ito? Anong ibig mo ipabot? Kapayapaan, Halim. Kapayapaan din ang hangad namin. Dahil dito sisibol ang aming kalayaan. Pareho kaya sa tinutukoy mong kapayapaan ang gusto rin naming makamtan? Pareho, Halim. Dahil hindi tayo nagmamay-ari ng kinabukasan, kundi ang ating mga anak. Kaya kinakailangan umagos ang dugo, iba, Sargento, para makamit natin ang sinasabi mo. Kung kinakailangan umagos ang dugo, bakit ang hindi? Kung ang kapayapaan makakamit natin, ay makatarungan at panghabang panahon. Hanggang saan mo kaya, Sargento? Hanggang anong sakripisyong kaya mong daanan upang maabot ang kapayapaang sinasabi mo? Kahit butas ng garayong, papasukin ko. Hindi madali ang sinasabi mo. Alam ko. Kaya dapat matuto tayong mamuhay bilang magkakapatid. O sama-sama tayong mamatay na parang mga hangal. Maaari magkita tayong muli sa ibang panahon. O dili kaya'y sa isang sagupaan. Maaaring ang isa sa ating mamatay. O kapwa tayo malagas. Kaya walang panahon na dapat taksayin. Para manatiling tubig,
ang naka-imbak sa diking ito. Diyan na sila, Lontok. Cortez, ang tatay ko, ho. Bumalik kami sa pinangyarihan na inkwentro. Pero hindi namin talaga matagpuan sa Sorrento. Ang ibig niyo sabihin, hanggang ngayon, hindi pa ninyo alam kung anong nangyari kay Daniel. Ginalugad na namin ang buong lugar, pero hindi namin nakita si Sarge. Teresa? Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Nandun pa naman sila Rasul eh. Nahanap ang tatay mo. Diba? Tsako, makikita yun. Luntok! Si Sarge! Nay! Ibig sabihin nito, Sargento? Bakit? Hindi mo pa ba alam? Ano ba pinagsasabi mo? Anong pinagsasabi ko? Apat na tao kong napatay nung tambagan kami. Hindi kita maintindihan. Bukod sa akin at sa iyo, Teniente. Walang ibang nakakaalam na may misyong kami kay Halim. Bakit hindi mo ako diretso kay Sargento? Ano ba pinagbibintangan mo? Hindi ba nagbabakal ng order sa mga tauhan mo? At maraming nakakaalam na bibili ang mga yan. Maaaring isa o dalawa sa kanila ang nag-uda sa iyo. May tiwala ako sa mga tao ko. Walang uda sa kanila. Ang lakas ng loob mo. Baka nakakalimutan mo. Nasa loob ka ng kampo ko. Kahit ano, magagawa ko sa'yo. Yan ang akala mo. Banggit sa Mindanao dahil sa mga sundalong katulad mo. Thank you.
naman alam ng buong Sambuanga na may kuta tayo rito? Di na naman magkakalang may magkukuta malapit dito sa may lumang pantalan. Ano ang panangapon? Nang abandonahin yon. Paano nyo naman naipasok ang mga tao rito? Hinati sila sa malita grupo. At saka unti-unting ipinasok kasabay ng kargamento. Sa gabi silang lahat dinadala. At sa dagat dinadaan. Salamat alaikum. Kung walang operasyon, salam walang alaikum. Pinapayagan lumabas. Maliban sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Kumusta na mga supply natin? Sir. Puno pa ang bodega. Bueno. Ipahanda na ang mga kargamento sa ating mga tauhan. At nang maipadala na yan sa Maynila, masyado na tayong atrasado sa ating mga kliyente. Ano ba? Di ba sila magiging magigit ka? Ayaw na yan! Alam mo, Daniel, kahit na nagkakaroon ng kaunlaran sa lugar na ito, patuloy pa rin lumilikas ang mga tao. May kaunlaran, bakit silang umalis? Dahil sa kaguluhang nangyayari rito, natatakot silang mapasama sa mga karahasang nagaganap. Kaya minabuti na lang ng iba na lumayo at humanap ng kabuhayan sa ibang lugar. Dito ka lang, Dina. Titignan ko kung ano yung putukan na yan. Sa inyo, Padre. Sarhento. Kumusta ho si Rina? Nagkamalay na siya, pero hindi kumikibo. Maaari ko kayang makita. O sige, lalong mabuti.
hindi kita dapat isinama. Sana hindi mo na nakita nangyari. Mabuti na rin siguro na nangyari ito. Mabuti na rin para mabatid mong tunay kong pagkatao. Bago mo ako husgahan. Hindi lang sa araw na ito ako nakapatay ng tao. At patawarin ako ng Diyos. Hindi ko may papangako na ito hindi na mauulit. Sana'y may masasabi akong magandang dahilan sa mga kasuklam-suklam na mga bagay na ito. Pero kahit ako, hindi ko makuhang maniwala. Ang kumitil ng buhay ng kapwa-tao, ang pinakamasamang bagay na maring gawin, sabihin pang ang sarili mong buhay na kasalalay. Mabagsik ang mundong ito. Kukunti lang sa atin ang pinalad na makakapamili kung paano siya mabubuhay. Sundalo ko. Ganito ang buhay ko. Ito lang ang pamumuhay na alam ko. Sarento, ibang klaseng ihip yata ng hangin ang nasagap mo yung araw. At napilitan mo akong pasyalan. Ah, sir, siya Sarento sinasabi ko sa inyo. Sumisingaw na ang amoy ng kabulukan ninyo, Martin. Kaya binabalaan kita. Tumigil ka na. Kahit sino pa ang kasabot mo, mananagot kayo. Martin! Mabigat ang pasaring nitong si Sargento. Pinagbibintangan ka. At lalong hindi maganda na pinagsasabihan ka ng ganyan mismong sa harapan ko. Jake? Pa. Ano ginagawa niyan dito? Yan si Torres. Yung Sarento sinasabi ko sa inyo. Siya nga ho. Ang yabang-yabang niya. Kala mo siya may ari ng daan? Siya na nga may kasalanan. Siya pa ang nagalit. So, ikaw pala si Torres. Ang Sarentong pinatapong ko. Tiga mo nga naman. Dito pa tayo sa Mindanao nagkita-kita. Napakaliit talaga ng mundo. Kaya kung ako ikaw, Sargento Torres, mag-iingat ako sa mga pananalita ko at kilos ko. Dahil kung nagawa kong ipatapong kita noon, kayang-kaya kong ulitin yun kahit na anumang oras. At sa pagkakataon yun, sa isang lugar na wala pa sa mapa. Ulitin ko siya, Martin. Itigil mo na yung mga katarantaduhan mo. Dahil kung hindi, at ikaw, Taba, gamunggo lang maging pagkakamali mo.
ikaw ang patatapon ko. Huwag mong babasusin ang amo! Huwag kang arte-arte dito, ha. Baka dagukan kita. Grandpa, you just can't let that pass by. No, Jake. Nobody meddles with my affairs. Nobody. Many men are here to stay. Many
many men won't see the sunset when it ends the longest day. Nanay Tinay, hindi mo pa napansin, ako lang nag-iisang bata dito. Bakit? Bakit dyan naman? Marching on. Nakakasiguro ba kayo na talagang ligtas sa kami rito? Opo, mapagkakatiwalaan ho natin ang mga tao rito. Marami sa mga taga rito ay mga volunteers namin sa center. Eh, nakakahiyaman. Pero talagang wala na kaming ibang mapupuntahan. Wala ho kayong dapat alalahanin, Aling Tinay. Nanay Tinay, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwalang wala na sila. Ako man. Magandang gabi, magandang gabi. Ako man. Gabi. Oh, nandito na pala si Rina. Tutal, nandito ka na. Tutuloy na muna kami. Baka mag-alala na yung naiwan sa amin eh. Aling Tinay, babalik na lang ho kami uli para dalhan ho namin kayo na iba pa niyong pangangailangan. Hindi na muna ako magpapasalamat sa inyo, ha? Oho. Ingat kayo. Si Daniel. Ando doon sa may manggahan. Hindi mo alam, ha? Sige po! Tore, buti ba tingnan nyo sa bahay-bahay dyan?
Asan si Sareto? Asan? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Bakit kayo dito? Hindi ko alam. Hindi po, hindi po. Hindi namin kilala kung sino yung hinahanap nyo. Hindi. Hindi mo alam. Parang yun ang anak ni Torres, ha? Patagay ko, yun na nga. Wala. Hindi namin makita. Tignan natin. Kung hindi lumabas, ang sarheto yan. Tignan natin! Hanggang dito na lang ako, Sarento. Mahirap na eh. Basta diretsoy mo na lang yan. Sa may bandang dulo, makikita mo yon. Sige, salamat. Hi, Sarge! Hello! Dito ka muna. Available ako. Huy, sundalo! Oh! Sarge, saan ka muna rito? Alin na kay Lina? Ah. Sarge, ngayon ka lang yata na pag-uwi rito eh. Halika, anong hinahanap mo? Meron ako. Anong edad? 16? Paga 20? 25? Morena o mestiza? O ako? Si Martin ang kailangan ko. Si Martin? Hindi mo pwedeng istorbohin yun. Ang mabuti pa, Sarhento, habang naghihintay ka, magparaos ka muna. Mamili ka sa mga alaga ko. At dahil bago ka rito, may discount ka sa akin. Marlin, Marlin, si Mami Cherry may bagong in-etching. Oo nga, no, sundalo pa. Ito si Sheila. At ito naman si Lina. Sige na, Sarge, pumili ka na. Nandito si Sergeant Torres. Uwi na ako. Tuloy na ako riyan. Siguro naman, Sarhento, ay napag-isipan mo na ang sagot sa inahalok namin sa'yo. Madali naman kami kausap eh. Ang hinihingi lang namin sa'yo, ang kooperasyon mo. Magtulungan tayo, kagaya nung nangyari sa amin ni Tiniente. Marunong din naman kami tumanaw ng utang na loob. Kapag masaya kami, masaya ka rin. Masaya tayo lahat. At kung ano man ang pinuproblema mo ngayon, yan ay mag-alaw na parang isang masamang panaginip. Ngayon naman, kung magmamatigas ka,
Papatayin ninyo ang aking anak. Sarento! Ikaw ang may sabi niyan, hindi ako! Kapag ginalaw niyo ang aking anak, kapag may nangyari sa kanya, titiyakin ko sa inyo. Ano? Papatayin mo kami? Ikaw may sabi niya, hindi ako. Ay! Bilihin! Ay, naku! Pasok! Bilihin! Ano yun? Reyes, tignan mo. Yes, sir. Sir, ito nga pala yung nakolekta namin sa wedding. Binyete! Susundan tayo. Sarge, hinihintay na po ako ng nanay ko eh. Isa pa ho, hindi pa ho ako nakakapag-boundary. Kung ako mag-boundary sa'yo. Sino ang susundan natin, Sarge? Aso. Boss Jake! Boss Jake! Tinyente po. Tinyente! Let's drink. Kung ayaw mo, ako na lang. Boss, hindi natin alam kung ano tumatakbo sa utak ni Torres. Sa kabila ng alam niyang hawak natin ang kanyang anak, nakuha pa niyang patay si Martin. So he thinks that I don't mean business. Paratingin mo ito sa Torres na yan. Mula ngayon, galawin niya ang isa man lang sa mga tauhan ko. Hindi na niya makikita ang buhay ang kanyang anak. Music, please. Yeah!
You're a bitch! Why are you hurting me, Jake? Anong tinitingin mo yan? Ano kayo? Pali ka! I'm enjoying myself! Ano ba? You shut up! Ano kayo? Ha? Ikaw! Let's go back to the room, you bitch! Let me go! I was just enjoying myself, you know! You don't know what you're doing! Para kang lukaloka! Hindi ka na nahiya! Palibasa na pa ka, KJ mo! Ano ba? Let me go! Ano ba? Let me go! Tara mga kasama! Pahinga na tayo! Saan nyo din lang yung bata? Yung anak ko? Doon. Doon sa isa sa mga kubo. Sa may tulayan. Saan doon? Sa ikalawang kubo. Sa may bandang kanan. Dinadaan mo lagi sa tulog, ah. Kayo na ka pa hinihintay, ah. Halika nga! Bago ka rito, no? Kilala mo ba si Oka? Oo. Pag nakita mo siya, sabihin mo na, dito lang ako. Jake naman. Sorry na. I was just having fun. Nagselos ka naman kagad. Bakit? 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 Bak
Anong ginagawa mo dyan? Hindi mo ba alam na ba ako dyan? Ay, istorbo si Boss Jake! Ha? Teka, parang... Sargento, pinagsisisihan ko ang nagawa ko sa'yo. Pati na rin lahat ng aking pagkakamali. Napatay mo na ang kaisa-isa kong apo. Yan ay isang napakabigat na parusa, subalit tatanggapin ko na rin. Nagmamakaawa ko sa'yo. Kung kinakailangan lumood ako sa iyong paanan ay gagawin ko, palayain mo lang ako. At ibibigay ko sa'yo lahat ng mga bagay na hindi mo pa natitikman sa buong buhay mo. Sige, Sargento. Sabihin mo kung ano gusto mo. Ilang milyon ang kailangan mo. Sabihin mo lang!
Aling Tinay! Aling Tinay! Daniel, pumasok muna kayo sa loob at nang makakain. Daniel, pwede na tayong bumalik sa Maynila. Hindi pa, Tinay. Hindi pa.